We will continue our exposition in the book of James. Tayo po ay nasa chapter 1, but ang focus ng ating pag-aaral would be verse 9 to 11. So James chapter 1. But let me read beginning verse 2. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. In verse 9, let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, humingi kami patuloy ng biyaya sa inyo, ng kaunawaan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami as we again listen to your word. Help us, Lord, even in the discomfort na aming nararanasan, maybe because of the weather. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na nabigay namin ang buong atensyon sa inyong mga salita. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na magdadala ng inyong mensahe. Tulungan niyo po siya physically. Tulungan niyo po siya, Panginoon, sa kanyang kahinaan. At sa kanyang kahinaan, Panginoon, patuloy na ikaw ang kanyang maging kalakasan. We pray, Lord, that you would powerfully use your words to help us grow more and more sa aming pananampalataya. In Jesus' name. Amen. As we continue our study in the book of James, sa chapter 1 ay tinitignan natin kung ano ang marapat na pangungugali ng mga believers sa gitna ng pagsubok na kinakaharap nila sa buhay. James addressed the believers who were persecuted because of their faith. Ang iba sa kanila ay nawalan ng kanilang tirahan, nawalan ng pagkakakitaan dahil sa nararanasan nilang persecution. They experience various trials. At ang unang admonition ni James for these believers ay sila ay magalak sa gitna ng pagsubok. He admonished them to count all joy the various trials na sumusubok ng kanilang pananampalataya, knowing na ang pagsubok ay nagdudulot ng kabutihan sa kanilang buhay. Often, God allowed trials in your life, in our life, not to harm us, nor destroy us, but to develop in us a Christ-like character and to strengthen our faith. It produces in us perseverance, and perseverance leads to maturity and being complete in our faith, and with that, we can rejoice, knowing na even the fiery trials ay kinikilos ng Diyos para sa ating kabutihan at ikatatatag ng ating pananampalataya. Ngunit alam natin na hindi madali ma-maintain ang gantong pangungugali sa gitna ng pagsubok, na ituring natin isang kagalakan ng pagsubok. It is hard to maintain. Dahil minsan, kung humaharap tayo sa pagsubok, ang alam lang natin, we are in pain, we are in trouble, at times we feel we are in the dark situation at naguguluhan tayo
sa pinangyayari ng Diyos sa ating buhay. We cannot sort out trials in life. Nagtatanong tayo sa ating sarili at sa Diyos, katulad ng pagtatanong ni Job when he faced trials, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ganito kabigat ang nangyayari sa akin? Hindi natin nakikitang merong mabuting purpose ang Diyos sa ating trials at hindi natin minsan malaman kung ano bang tamang gawin na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dito, pinasok ni James ang importansya ng pagkakaroon ng karunungan o wisdom pagdating sa trials. Katulad ng ating tinalakay last time, we need wisdom in trials. And wisdom, in biblical meaning, is the ability to judge correctly and to follow the best course of action based on the knowledge of the Word of God. Ang karunungan ay tamang pag-apply ng salita ng Diyos sa mga issues ng buhay. At ang karunungan, ang kanila kailangan natin in the midst of trials for us to endure it joyfully, to follow the best course of action in the midst of trial. And also for us to understand all God's purposes in placing us in trials. At ang pangako ng Diyos sa kung hihingi tayo sa Kanya ng karunungan in faith, God will generously and without finding fault, without reproach, He will grant us wisdom that we need in the midst of trials. In other words, wisdom will be poured out in us sa gitna ng pagsubok kung tayo ay hihingi sa Diyos ng may pananampalataya. And that leads us in our passage today. Others said na parang nag-iba ng pinag-uusapan dito si James dahil binanggit niya ang patungkol sa mayaman at mahirap. But I think it is part ng pagtalakay ni James patungkol sa trials. In fact, I believe James is giving the believers here a bit of wisdom, a practical application of wisdom pagdating sa kinakaharap ng mga believers. Specifically, James is giving the poor and the rich believers ng practical understanding kung paano nila marapat na harapin ang mga issues ng buhay o trials in life. In other words, James is giving them an eternal perspective when it comes to trials. And so that's we will consider then. So first of all, let us consider first, the poor should boast in his exaltation, and lastly, the rich should boast in his humiliation. So first of all, the poor should boast in his exaltation. Sinabi po sa verse 10, let the lowly brother boast in his exaltation. So ang unang ina-address ni James ay mga believers na lowly, or other translation says brother of lowly degree. This person is one who is poor in earthly wealth, lowly in entire situation in life. They were lowly in regard to money and in regard to their social position. In other words, mga believers na mahirap, mga believers na kapos sa material na bagay. At during sa panahon na ito, maraming mahirap na Hudyo. Maraming mahirap na Christian or mga Jewish na yumakap sa Christianity at naging mas lalong mahirap sila dahil sila ay persecution at sila ay nangalat. They were in dispersion. Sa iba't ibang lugar, nangalat sila. They lost their homes. They lost their property. They were subject to ridicule and bigotry. Sila ay minamaliit, inaabuso. At sa kanilang panahon, ang mga mayayaman
ang guilty ng gantong klaseng pangungugali, yung pag-aabuso. In chapter 5 of James, we are told there na kinokondena ni James ang mga mayayaman dahil sa kanilang pang-aabuso sa mahihirap. James 5 verse 4, "Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts." So, kinokondena ni James yung mga mayayaman dahil anong ginagawa nila? Hindi nila binabayaran ang mga mahihirap na nagtatrabaho sa kanila. Hindi sila nagiging patas sa mga laborers nila na mahihirap. And that's why in verse 6 ng chapter 5, it says, "You have condemned and murdered the righteous person who does not resist you." So ang pinupunto lang dito ay in-address ni James yung mga believers, talagang sobrang mahirap. They were abused. At mahirap ang kanilang kalagayan sa buhay, hindi lang materially, but socially. Socially, they were discriminated. Sila ay hindi maaaring makahalubilo sa kapwa nila Hudyo dahil sila ay persecuted, dahil sila ay naniniwala kay Christ, and even to the Gentiles. To these believers, James issued a command. Sinabi doon, "Let the lowly brother boast in his exaltation." Yung salita pong boast of glory, it is an imperative. It means to rejoice or boast over a privileges or possession. The idea is to take pride in something in a good sense. So pinag-utos ni James sa mga lowly brothers na ipagmalaki nila, magalak sila sa kanilang mataas na posisyon. Marahil mahirap ka ngayon, kapos ka sa maraming bagay materially, mababa ang iyong status sa mundo, hinahamak ka ng mga tao dahil ikaw ay mahirap. Sinasabi ni James, mataas naman ang posisyon mo sa Diyos, sa harap ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya. Ikaw ay mayaman sa espiritual na pagpapala kay Kristo Jesus. You may be considered as filth of the world, or you may be considered as filth by the world. Ikaw ay tinuturing na walang saysay dahil ikaw ay hamak na mahirap lamang. But you can rejoice. Dahil sa katayuan mo naman sa harap ng Diyos ay napakadakila. Your spiritual status is one of exaltation. The poor believer is wealthy with spiritual treasures. The poor believer is blessed with eternal treasures. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ikaw ay mayaman. Spiritual na pagpapala, sa spiritual na pagpapala, sa eternal na kayamanan. At inuutusan tayo ng salita ng Diyos to take glory in that, rejoicing in that reality. Katulad ng sinabi ng isang writer, "You may be hungry, but you have the bread of life, the Lord Jesus Christ. You may be thirsty, but you drink of the water of life. You may be poor in this life, but you have true riches. But you may be cast aside by men, but you are received by God. And so you can accept deprivation, human humiliation, lowliness, and rejoice. Dahil ang iyong katayuan before God ay napakataas at napakadakila." Dahil kung tatanungin natin, gaano ba kataas ang ating spiritual status o kalagayan sa harap ng Diyos? Ephesians 1 gives us the list of our great treasures in Christ.
Ephesians 1 verse 3, we are told that all spiritual blessings in the heavenly places are in the heavenly places are yours, are ours in Christ. So we are told na yung spiritual blessing in the heavenly places are ours in Christ. So ano ba yung mga yon in Ephesians 1? Verse 4, pinili tayo ng Diyos para sa kaligtasan. Verse 5, tayo ay kinupkop ng Diyos bilang kanyang mga anak in Christ. Verse 7, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Tinubos ka sa iyong pagkakasala sa pamamagitan ni Jesus. You are delivered from the power and guilt of sin by the life and death of our Lord Jesus Christ. Verse 11, in Christ we have obtained an inheritance. In other words, we are God's possession. And in verse 13 to 14, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. We are sealed by the Holy Spirit at siya ang paunang pledge ng Diyos sa atin hanggang makamtan natin ang final inheritance, ang kabuuan ng ating kaligtasan. At sa Romans 8:17, kung tutungo pa kayo doon, sa Romans 8:17, it says, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and we are children then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may be also glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. You see, you are a children of God. Ikaw ay anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tagapagmana ng dakilang kayamanan sa langit. And listen to James 2 verse 5. Sinabi niya doon, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He has promised to those who love Him? You see, meron kang tunay na kayamanan. You have an inheritance laid up for you in heaven, reserved for you there. Isang mana, isang kayamanan na hindi maglalaho, hindi mananakaw, at hindi mabubulok. True riches that will never fade away. And so, sinasabi ni James, kung ikaw ay mahirap sa mundong ito, you are economically lowly, socially lowly, materially lowly, kung yan ang niloob ng Diyos sa'yo, at ito ay isang pagsubok sa'yo na naghihirap ka sa mundong ito, accept that lowliness. Accept that humiliation. Dahil panandalian lamang ang paghihirap mo na yan sa mundong ito. Ngunit ang kayamanan naman na meron ka kay Christ ay napakadakila. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa panahon na darating, eternal riches, unfading glory. Tulad ng ating inawit kanina, that only the Zion's children know. Unfading glory, waiting for the children of God. That no eye has seen, nor ear heard, nor heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. And so mga kapatid, itong tunay na kayamanan mo in Christ, ang pagtuunan mo ng atensyon, fix your gaze on your true riches and you will have true joy even though you are economically lowly and socially humiliated.
If you look for joy in circumstances ng iyong buhay, you will be disappointed. If you look for joy in this world, you will never get it. You'll never gain joy in your circumstances. You will never gain true joy even in earthly possession or having a high economic status. Sinasabi ng iba, di ba, kung mayaman lang sana ako sa buhay, maligaya sana buhay ko. That's not true. Things of this world may bring temporal happiness, but not true joy and true satisfaction. Dahil ang tunay na kagalakan, ang tunay na satisfaction ng ating kaluluwa can only be found in Christ. At kung ikaw ay nakay Christ, you have everything. You have true riches. Kapos ka man sa material na bagay sa buhay na ito, sagana ka naman sa espiritual na pagpapala kay Jesus. So the challenge for you, accept your lowliness and rejoice in your exaltation. That leads us to our last heading. Ano naman ang binigay na practical and wisdom for the rich brother or believer in the midst of trials? The rich should boast in his humiliation. Sinabi po sa verse 11 to 10, and the rich, which I believe referring to the believer, and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away, for the sun rises with its scorching heat and withers the grass, its flower falls, and its beauty perishes, so also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. So the rich brother or believer has different situation. Kinakailangan niyang mag-take pride, mag-boast sa kanyang humiliation. Whatever humiliates him, whatever makes him lowly, he needs to rejoice in them. Kailangan niyang magalak kung siya ay ibaba ng Panginoon. At ginamit ni James yung salitang lowly, kung makikita niyo napakaganda ng expression ni James. Sabi niya, ginamit niya yung salitang lowly una sa material condition ng lowly brother, but they need to exalt to their high position in a spiritual sense. But here, ginamit naman ni James in the original language yung salitang lowly pagdating sa mayaman in a spiritual sense. That's the beauty of how James expressions or na kanyang play of words. Kung mahirap ka, magalak ka sa mataas mong posisyon. Kung mayaman ka, mataas ang posisyon mo, magalak ka sa iyong kababaan. So, pinapakita lang sa atin dito in these two verses, mayaman man o mahirap na believer, pantay lamang sa ginagawa ng pananampalataya sa kanilang buhay. By faith in Christ, the two are equals. As the poor brother forgets all his earthly poverty, so the rich brother forgets all his riches. So ang mahirap ay maaaring magalak sa kanyang kahirapan na kalagayan because he realized na ang kalagayan niya before God, that he is rich with all spiritual blessing, that he has true riches, is same sa mayaman. He can rejoice naman sa kanyang humiliation, sa kanyang pagpapakababa because he realized in nothing I deserve niya. He knows himself to be a poor sinner who is saved by grace alone. At anumang yaman meron siya materially sa mundong ito,
kinikilala niya na lahat ito ay galing sa Panginoon. A rich believer. And so, kung ibaba siya ng Panginoon, he can rejoice and boast in the humiliation. So, both can rejoice in their humiliation. But mostly, alam natin, yung mga mayayaman, di ba? Very concerned sila na baka mawala ang kanilang yaman or ang kanilang mataas na position, ang kanilang pinaghirapan. But a believer who is rich should rejoice when he is made low, when he is humbled. So marapat na magpakumbaba ang mayamang believer, realizing na lahat na meron siya ay sa Panginoon. Lahat ng material na bagay na meron siya ay temporal lamang. Ngunit ang kanyang tunay na kayamanan ay nasa Panginoon. As one writer says, "Let the rich brother rejoice when he is made low. Let the rich boast when the stock market crashes. Let him rejoice when he loses everything because he shouldn't have any pride in his possessions anyway. He shouldn't have any hope in his position. Let him rejoice when he is humbled because humility is good for spiritual life." Kung ibaba siya ng Panginoon, kung ibaba ka ng Panginoon, you are a rich believer, marapat lamang na magpakumbaba ka. Ang isang believer na mayaman o nakakaangat sa buhay dahil ang lahat ng meron siya ay temporal at maaring mawala. And to emphasize kung gaano ka-temporal lamang ang bagay sa buhay na ito, James gives an illustration. Sinabi niya, "Because like flower of the grass, he will pass away." Notice that this is not referring to spiritual things a rich believer has. And also, ito ay tumutukoy sa buhay niya mismo na meron siya. Sabi doon, like a flower of the grass, he will pass away. So, ito ay tumutukoy sa buhay niya at mamaya tutukuyin yung sa mga bagay na meron siya sa mundong ito. So, tulad ng isang bulaklak, ang mayaman, believer man o hindi, ay maglalaho, mamamatay. The rich man himself will pass away. And obviously, itong statement na ito ay applicable din sa mahirap. He will surely one day will die. We are surely one day will die. But the focus here is on the rich man who has plenty in life, who has earthly riches. James focused this on the rich man for them to realize na talagang wala silang maipagmamalaki at dapat silang magpakababa dahil katulad ng isang bulaklak, ang buhay nila ay magwawakas. Lahat ng meron ka sa mundong ito, lahat ng iyong ganda, ng iyong kalakasan, ng iyong katanyagan, ng iyong kasikatan, sa iyong buhay, lahat ito ay merong katapusan. Lahat ito ay maglalaho. Tulad na sinabi ni Isaiah, "All flesh is like grass, and all its beauty is like the flower of the field. The grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows on it. Surely the people are like grass." One day your life will be taken away. Sinabi din ni James, "You do not know what tomorrow will bring." What is your life?
Ano ang iyong buhay? You know what? You know, ano ang buhay mo? You are a mist that appears for a little time, then vanishes. Your life is like just like that. You will die. Ang buhay ay napakaikli lamang. Panandalian lamang. It will spring up now but soon will pass away. If there's it's there for a little time and then it will fade away. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. One day everything will be gone, says ang rich. Everything is going to be burned. Lahat ng kanyang business activities, lahat ng kanyang pag-impok ng kayamanan, lahat ng kanyang kita, lahat ng kanyang magandang bahay, magandang kotse, ang kanyang property, ang kanyang stocks, all those things will mean nothing when he is in the grave. Minsan nga, patay na nga siya, di ba, yung mayaman. Yung kanyang pinundar na yaman, pinag-aawayan ng mga anak, ng mga relatives, hanggang sa hindi na inasikaso yung mga businesses niya, and it is gone. And it is a strong reminder for you and for me, especially those who are rich, those who have plenty in this life. It is a strong reminder for you that permanence is not to be found in material things of this world. So ang mayaman must not follow the world's boasting of their wealth. Rather, sinabi ni James, he should boast in his humiliation. When he is made low, kung dumating na mahirapan siya sa buhay, mahirapan ka sa buhay, marapat lamang na magpakumbaba siya to boast not on his material wealth, but to the fact na siya ay isang mananampalataya, a sinner saved by grace, and he is a child of God na merong tunay na kayamanan kay Kristo Jesus. He should boast sa kanyang humiliation, knowing that everything he has comes from God. And there's nothing, there's no permanence in the material things of this world. And that's true, that's what true faith produces to a rich believer. It produces him a humility, bringing him to full realization of the fact that rich as he may be, He's just like a flower in the grass. Like, it blooms, it's so beautiful, but soon will fade away. So as I conclude this, let me say, if you are a true believer, whether you are poor or rich, you are blessed with true riches. You are blessed with true riches. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, mahirap ka man ngayon, mayaman ka man sa buhay na ito, remember ang tunay mong kayamanan ay hindi sa mundong ito. Ang tunay mong kayamanan ay hindi nabubulok, hindi mananakaw ng sino man. In fact, you have an eternal inheritance that will never be taken away from you. You have an eternal treasure that will never be destroyed, an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you.
Kung ikaw ay kapos sa buhay ngayon, mahirap ang buhay, you can glory on the fact that God shown to you, has shown to you, and gave you true riches and joy. And what is that? That is to know God and be known by Him. Meron kang relasyon sa tunay na Diyos through Christ. Ito ang iyong ikagalak. Ito ang patuloy mong asamin. Ang lubusan mong makilala ang Panginoon. Jeremiah 9:23-24, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom. Let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches. But let him who boasts boast in this, that he understand and knows me, that I am the Lord, who practice steadfast love, justice, righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Boast not on riches, on your own wisdom, but boast in this, that you know God and you have a relationship with Him. So brethren, boast, rejoice that you understand and know God, that you have a relationship with this God through Christ. Rejoice that you belong to Him, that He is your Father. Rejoice that you are His and He is yours forever and ever. Oh brethren, yes, mahirap ang buhay mo ngayon. But know this truth, that you are highly exalted in Christ, that you have eternal inheritance that will never be taken away from you. Indeed, maaari kang magalak sa buhay na ito kung ikaw ay tunay, dahil ikaw ay tunay na pinagpala. Gayon din sa iyo, kapatid. Kung ikaw ay sinasabi mo hindi ka naman mayaman, sabihin nating nakakaangat sa buhay. Nakakaangat ka sa buhay na ito, may maganda kang trabaho, may sarili kang bahay, meron kang kotse, nakakain ka sa magagandang restaurants. There's a temptation na magmalaki ka sa maayos na kalagayan mo sa buhay, sa career mong maganda, sa resources mo. There's a temptation that you would glory in your wealth and the status and the power that you have that comes from financial success. Sinasabi ni James to you, don't glory on these things. Don't boast on these things. But glory also in your spiritual riches. Replace your boasting in temporal riches to spiritual riches. When your possessions multiply, when your wealth multiply, may you still love the Lord more than anything. When your possessions multiply, may you love the Lord more than anything material wealth in this world can offer. And also, tulad ng sinabi ni James, boast in your humiliation. When you are made low, dumating sa punto ng buhay mo na ibaba ka ng Panginoon, maybe you lost your job or your businesses, dumating sa panahon na ibaba ka ng Diyos, sinasabi ni James, glory in your humiliation. Knowing na lahat ng bagay na meron ka ay galing sa Panginoon, maglalaho in this life, knowing na lahat ng meron ka ay panandalian lamang at merong katapusan,
sinabi ni Matthew Henry, let him that is rich in the grace of God which makes and keeps him humble, and in the trials and exercises which teach him to seek happiness in and from God, not from perishing enjoyments. May it be true in your life, brethren, that your happiness in ay mula your happiness and then your joy comes from God and not from perishing enjoyments of this world. So maikli lamang siya, but nakita natin the poor believer should glory in his exaltation and the rich believer should glory in his humiliation. And this is part of the context pagdating sa trials as we also study next week. And in this view, we see na ang poverty and wealth ay test of faith. It is a test of faith. Kung ikaw ay mahirap, ang iyong kahirapan ay susubok ng iyong pananampalataya. At kung ikaw naman ay mayaman, may kaya sa buhay, ang iyong kayamanan ay susubok din ng iyong pananampalataya. The poor is tempted to devote himself to the pursuit of wealth, and the rich is tempted to boast sa kanyang yaman. Ngunit, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, lilitaw kung ikaw ay tunay na mananampalataya. Lilitaw do ikaw ay mahirap, nagagalak ka sa iyong katayuan sa Panginoon. At kung ikaw ay mayaman, your faith is tested by being humiliated. At makikita na kung saan nakatuon ang iyong kagalakan. Kung saan ang iyong kagalakan. Nasa yaman ba ng sanlibutang ito o nasa Panginoon? At masusubok yan ang iyong tunay na pananampalataya when you go through trials. At sinasabi ni James, through faith sa mahirap, it produces exaltation. Ngunit sa mayaman, when he is humiliated, it produces submission, contentment in the midst of trials. And so my question for you, is that true in your life? That your faith produces humiliation? Exaltation? Or kung ikaw ay mayaman, does it produce in your humiliation a contentment and submission to God? Is that true in your life? Is that what faith looks like sa iyong buhay? Ano man ang estado mo sa iyong buhay ngayon, is that what faith looks like sa iyong buhay? Boasting in exaltation, boasting in humiliation. Tayo ay manalangin. Aming dakilang Diyos, we are thankful for brief and quick study, Lord, ng portion na ito. And we cannot neglect it, Lord, for it has a powerful, practical wisdom for us sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Ano man ang estado namin sa buhay, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na mag-take pride, take joy, Lord, sa tunay na yaman na meron kami. And we know ourselves, Lord, we are forgetful people. Madalas, Panginoon, kung sobrang nasa harap na namin ang katanyagan, ang yaman, ang enjoyments ng mundong ito,
we easily forget, Lord, of our true riches. And we sometimes we are so indulged, Lord, sa bagay na sa mundong ito na nakakalimutan na namin na lahat naman ng ito ay galing sa inyo. At ikaw din ang may karapatang bumawi ng mga ito. So we pray, Lord, that we would always boast not on our own wealth, not on our own resources, but always gazing, Lord, on our true riches. For in focusing on them, it will bring true joy in our lives. As we face this world na punong-puno ng kasalanan at trouble. Thank you for reminding us, Father, of your word. In Jesus' name.